Kung mga ngarap ng araw, ala eh, taasan mo na. Yung napakataas. Sky is the limit, ika nga. Sino man naman kasi ang mag-aakala? Ang bahay na i-ready ni sa Batangas. Nasa tuktok lang naman ng isang napakalaking bato. Pero I wonder, paano nga ba ito itinayo? Ang pasimuno raw sa pagtira sa bahay sa tuktok ng bato, ang kawander nating si Dominic. Inalok lang daw ng isang kaibigan ang pwestong ito na nasa malaking volcanic rock at itong lupain sa tuktok. May nakabili at iba ang nagmamay-ari noon. Malapit lang din naman to dun sa isang bahay ko dun sa baba, mga 90 meters lang naman. So sabi ko nga dito sa misis ko, subukan kaya nating puntahan yung inaalok na property. Nung makita nga namin tong place, na-amaze kami at na-impress dun sa view. Nabigla akong napaisip na sabi ko parang magandang tayuan ng bahay. Bukod siguro sa ma-enjoy mo yung view, parang kung dito namin tatayo sa tuktok ng bato, parang kakaiba siya. Sino ba naman daw kasi ang hindi mahahalina? Sa view pa lang, panalong panalo na. Kita rito ang buong barangay Talumpok, Silangan at iba pang karatig bayan sa Batangas City. At dahil lamang sa taas ang bahay na bato, malamig din sa lugar. Pero pag-aamin ni Dominic, siya mismo, kinabahan nung una. Dahil ang tanong ng marami, safe bang tumira dyan? Kinonsulta ko rin muna yung mga friends ko na engineer. Tsaka yung engineer ko na pamangkin. And pangalawa, yung mga residente at yung especially yung mga matatanda na nakatira din dito sa baba. Sabi nila na matagal na kami dito sa Talumpok nakatira. So marami ng bagyo, lindol, ang dinaanan yung bato na yan. Doon parang lumakas ang loob ko. Pangatlong nagpalakas ng loob namin para mag-decide is yung tiwala namin sa Diyos. Na itong binigay sa amin na blessing, ito binigay sa amin property, eh hindi kami pababayaan. Papasyalan muna natin dito yung isang maliit na kwarto dito. Ito yung kwarto ng aking unika iha. Maliit lang din siya. Dahil nga mahilig siya sa pusa, kaya nagpagawa ako ng painting na yung ganyan. Kaya ganyan yung painting niya. Meron din siyang maliit na terrace dito. Makikita nyo rito yung magagandang tanawin din dito sa buong Talumpok. So ang next natin pupuntahan yung aming master's bedroom, aming mag-asawa, yung aming kwarto. Maliit lang din naman siya, pero meron naman siyang CR. Meron din tayong water heater dyan, dahil sa panahon ng taglamig talagang di ka makaligo dito. Yung lutuan natin dito, and dito naman yung ating yung lababo natin. Ayan, malakas naman ang tubig, ayan. Malakas ang tubig dito. So maliit lang din yung ating kitchen. Ito pala yung dining table natin, no, pang-animan lang dahil maliit na family lang naman. Dito sa second level na view deck natin, meron tayong available na kwarto dito. Minaximize lang natin yung ang space niya, kaya medyo maliit lang talaga siya. Ito pala yung painting na pinagawa ko dun sa aking artist. So makikita po natin dito yung kahabaan ng bato hanggang sa baba. At the same time, makikita natin dito yung bahay na pinagawa natin. May mga ibon pa nga siyang nilagay dito dahil dito sa area, marami talagang mga ibon dito nag-glide, palalo na pag malakas ang hangin. Hindi lang mga natatangin designs ang laman ng bahay ni Dominic. Nakasunod din daw ito sa ilang pamahiing Pinoy. Isa na rito ang bilang ng hagdan at tamang pwesto ng kama. Nandiyan talaga yung kinukonsider natin kung ilang step ba yan. Yung bed mo ba, saan ba nakaharap yan. Sa katunayan, maraming pamahiing Filipino ang tungkol sa bahay. Isa sa sikat na pamahiin na pwedeng maging sanhi ng swerte o mala sa bahay ay ang bilang ng apakan sa hagdan. Ito yung paniniwala sa oro, plata, mata. Oro bilang ginto, plata bilang pilak na parehong simbolo ng swerte, at ang mata bilang simbolo ng kamalasan. Kaya dapat daw oro o kaya naman plata ang huling hakbang ng hagdan. Isa pa raw na dapat gawin sa bagong bahay, ang pagdadala ng asin, bigas at tubig kung bagong lipat ka naman. Dahil pinaniniwala ang magdadala raw ito ng kasaganaan. At syempre, di pahuhuli, hindi raw pwedeng magwalis kapag alas 6 na ng gabi. Kasi para hindi raw winawalis o tila ba tinataboy palabas ng bahay ang swerte. Para kay Dominic, pwede nga naman itong ipagsawalang bahala, pero wala rin naman daw mawawala. Basta't sasamahan ng pasasalamat sa mga biyaya. Tila kasing taas nga ng bahay na ito ang pangarap ni Dominic para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya.
halos 3 dekada ng araw ng buhay niya, iginugol niya sa trabaho. Isang quality assurance supervisor si Dominic sa isang kumpanya. Ang puhunan daw nila ng kanyang misis, ang tiyaga at diskarte sa pag-iipon tulad ng pag-iwas sa mga bisyo. Sabi ko nga, tayo naman, saray naman tayo sa hirap. Nung araw kasi nakatira lang din kami sa maliit lang na kubo sa kabundukan ng Cebu. Minsan nangarap din ako na sana minsan makatumira din tayo sa syudad. Parang ganoon. So natupad naman yun. Nakatira naman kami sa syudad pero ngayon nagulat ako. Eto, bumalik ako sa kabundukan. Na iba lang dahil iba na yung bahay na tinitirang ko. Parang different situation na yung nangyari sa akin. At ngayon 3 taon na lang bago magretiro, baon niya ang nag-uumapaw na saya sa kanyang puso. Kung paanong ang minsang imposible, hindi niya hiniling pero nagkatotoo. Ang bahay sa bato na kanilang bakasyonan, tila ba isa sa patunay na ang bahay. Hindi lang basta pisikal na istruktura, pati na rin sa kung paano ito nagsilbing tahanan sa mga tumitira, anuman ang hitsura.